Hi everyone! Welcome po sa aking channel. Sa araw pong ito, magbibigay po ako ng mga simple tips kung paano po maiwasan na mahawa ng COVID-19. Para ma-update po kayo sa aking mga new videos, pakiclick po ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell. Kung okay na po, mag-start na po tayo. Sa mga nakarang araw, may mga balita pa rin kumakalat na marami pa rin nahahawa ng COVID-19. Bakit po kaya? Dahil meron pa rin pong lumalabas sa ating mga lansangan. At tulad po ng mga namamalengke, tulad po ng may mga nagtatrabaho, yung ating mga frontliners, yung mga doktor, yung mga nurse, yung mga security guard, yung mga nagbabantay sa palengke, yung mga nagbabantay sa mga supermarkets. Pero hindi po natin sila maiwasan, hindi lumabas kasi kailangan po natin sila. So, ano po ang dapat po natin gawin? Kailangan po natin ang mag-ingat para makaiwas po na ma-infect ng COVID-19. So, ibibigay ko po sa inyo yung mga simple tips na pwede po natin gawin. Tip number 1. Yung mga nag-work po at lumalabas po ng bahay, dapat bago po sila umalis ng bahay, kailangan i-prepare na po nila yung mga damit na pampaligo po nila. Yung mga sabon, yung shampoo, para pag uwi na po sila, kailangan po ay diretso na po sila doon sa restroom para makaligo, para matanggal na po agad yung mga virus na kumapit sa kanilang mga damit, sa kanilang mga balat, at para hindi na po kumalat sa loob ng bahay. Okay? Tip number 2. Yung mga lumalabas po ng bahay, kailangan po may dala po sila laging alcohol. Bakit po? Para po pag-uwi na po sila ng bahay at bago po sila hawak sa kanilang mga gate, sa kanilang mga pintuan, kailangan mag-apply po muna sila ng alcohol sa kanilang kamay. Kailangan po ang pag-apply po ng alcohol dapat doon po sa lahat ng mga naka-expose na ating balat. Okay, kailangan yung kamay, alcohol lang hanggang siko, at kung naka-short po kayo na lumabas, kailangan alcohol lang po nyo yung tuhod hanggang binti para sigurado po yung virus ay mawala po sa ating katawan. Tip number 3. Yung mga lumalabas po ng bahay, kailangan yung lahat po ng gamit nilang dala ay pahirami po ng alcohol. Ano po yun? Tulad po ng bag, tulad po ng cellphone, yung perang ginamit po sa labas, kailangan punasan po yan ng may alcohol para matanggal po yung virus. Pati po yung kanilang sapatos, kailangan iwan po yan sa labas. At iba po yung pangloob na chinelas para po sa loob ng bahay para hindi po pumasok yung virus. At kung hindi po may iwan yung sapatos sa labas dahil ito po yung mawawala, kailangan hugasan po yung pinakaswelas ito at isprayan po natin ito. Okay? Tip number 4. Yung mga pinamili po na galing po sa palengke, yung mga galing po sa grocery, kailangan hugasan po itong mabuti. Yan. Para matanggal po yung mga virus tulad po ng gulay, mga karne, pati na rin po yung dilata, hugasan nyo na din po para matanggal po yung virus doon. At yung box po na pinaglagyan po ng mga pagkain, ng mga dilata, kailangan itapon na po natin yan sa labas ng bahay. Ilagay na po natin sa basurahan dahil hindi po natin alam yan kung saan po yan ang galing, kung sino po yung humawak dyan, kung saan po yan ang nakatambak. So, dapat itapon na po natin yan sa basurahan. Tip number 5. Pag nakaligo na po yung kasama po natin na galing po sa labas, kailangan lahat po ng pinagdaanan niya, lahat po ng hinawakan niya, ay sprayan po natin ng alcohol. Yung sa pintuan, yung sa pintuan po ng CR, yung sa gripo, yung tabo, at yung pinagsabitan po ng kanyang damit, kailangan po isprayan po natin yun ng alcohol o pahiram po natin at ng alcohol para sure po tayo na wala pong virus na naiwan doon. At yung damit po niya na ginamit, ilagay na po doon sa lagayan po ng mormi. Okay? Tip number 6. Pag nagkaroon na po anang sipon at ubo, yung parating lumalabas po natin kasama, kailangan po ay magsuot na po siya ng face mask. Para kung uubo po siya, kung babahing po siya, hindi po kakalat yung kanyang droplets. Okay? So, hanggat may sipon po siya at ubo, kailangan naka-face mask po siya sa loob ng bahay para hindi po siya makahawa.
pwede po mahawi yung mga kasama niya po sa bahay. Okay? Tip number 7. Yan. Kung kinakailangan din po, kailangan maghiwalay na po ng kanya-kanyang kutsara at kanya-kanyang baso para may iwasan po na maghahawaan. Tip number 8. Yan. Iwasan na po natin magpa-deliver ng mga pagkain na galing po sa labas kasi hindi po natin alam kung paano po yan iniluto, paano po yan inihanda, kung ang gumawa po niya nakamas po ba, naka-face mask po ba, o naka-gloves po ba. So, hindi po natin alam. So, para maging safe po tayo, iwasan po muna natin magpa-deliver ng food na galing po sa labas. Ang mas safe po, yung tayo po yung nagluto, tayo po yung nag-prepare. Okay? Tip number 9. Kailangan, iinom po tayo ng vitamin C. Yon, kailangan, nakakonsume po tayo ng 1,000 mg sa isang araw. Kung di po kaya ng isang inuman, pwede po isa sa umaga at isa po sa gabi para lumakas po yung ating immune system na para may panlaban po tayo sa lahat ng virus, may panlaban po tayo sa COVID. Okay. Tip number 10, kailangan po nag-exercise po tayo. Kung meron po tayong rooftop, doon po tayo mag-exercise. Kasi importante po na tayo po ipinapawisan dahil importante po na gumagalaw po yung ating mga muscle para maging malakas po, para maging malakas po din sa mga virus na mga nasa paligid natin. So, kung wala po tayong rooftop, kahit doon po sa loob natin bahay, kung meron po tayong hagdanan, pwede po tayong umakyat at baba para tayo po ay pawisan. So, dapat nag-exercise po tayo. Tip number 11, ayan, bawal po ang pagpupuyat dahil ito po ay nakakahina po ng immune system. Kaya pag lagi po tayo nagpupuyat, hihina po tayo, hihina po yung ating immune system. So, dapat ang tulog po natin nasa 8 hours pa rin. Okay. Tip number 12. Iwasan po muna na tumanggap ng bisita sa loob ng tahanan kasi malaki po ang chance na pumasok po yung virus sa ating mga tahanan. So, dapat kung may kailangan po yung inyong kamag-anak, yung kaibigan, pwede naman po through cellphone muna at through messenger. Yun, marami pong magagamit ng mga social media ngayon. So, dapat iwasan po na muna natin magpapunta ng mga tao sa loob ng ating bahay. Tip number 13. Yan. Iwasan pong humawak sa mukha, lalo na po sa bibig, sa ilong, sa tenga, at sa mata. Dahil madali pong pumasok ang virus diyan sa mga parte ng ating mukha. Dahil pumapasok po yan, lalo po sa bibig. So, iwasan po natin na humawak sa ating mukha. Okay. Tip number 14. Ito. Iwasang magsubo ng kamay. Karaniwan po ang nakikita po natin yung mga kids po natin. Mahilig po yung magsubo ng kamay. Diyan po sila na ano. Kaya dapat babawalan po natin sila na magsubo ng kamay. Okay. Tip number 15. Ayan. Ito, kailangan, bago kumain, kailangan maghugas po tayo ng kamay. Kasi hindi po natin alam kung saan po tayo nahawak, baka yung hawakan po natin, meron pong virus, at pag sinubo po natin yan, ay sigurado, makakasakit po tayo. And tip number 16, ito po ang pinaka-importante. Huwag po natin kalimutang magdasal. Ayan, hilingin po natin sa Diyos natin na ingatan po yung ating pamilya, na ingatan tayo na magkaroon ng virus, ingatan tayo na magkaroon ng COVID-19. So, yun po ang pinakamaganda natin gawin. Mag-pray po tayo sa ating Diyos. Yan. Tapos na po natin yung mga tips na sinabi ko po sa inyo. Sana po ay may naitulong po sa inyo. Sana po ay may ma-apply po kayo sa inyong buhay. At kung may nagustuhan po kayo, pwede po kayong mag-comment. At pwede nyo po i-share ang video ito sa ibang tao. At makita-kita po tayo muli. At bago pang lahat, kung di po kayo nagsasubscribe, pakipindot na po yung subscribe button at pati po yung notification bell para ma-update po kayo dun sa lahat ng mga simple tips ko. Okay? See you po uli. Hanggang sumuli. Keep safe. God bless. Bye.